masyadong mong binibigyang pansin ang sariling kapakinabangan. Di mo na nabigyang pansin ang iyong kaluluwa. Kung bawian ka ng buhay, saan kaya ang punta? Sa awiting ito, nais ko ibahagi. Yayang natanggap sa isang Diyos na hari. Siyang nagbigay gulay sa aking buhay. Kagalakan sa puso, siyang nagbigay. Jesus, ang pag-atay.
ng bahan, di ko ikaw o Jesus na buhi ko tungod o alam kanimo daigo na mo. Ikaw lang o Jesus ang higumaon, ang simbahon ko. Ikaw lang o Jesus. Praise the Lord! Praise the Lord! Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid. At andito po muli ang Christ Gospel Outreach. Outreach Sister Angel Kate Commendador Alag, na bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang gabi at naway ang presensya ng Panginoong Diyos ay manahan at manatili sa ating puso, na yung bang kagalakan natin na makinig salita ng ating Panginoong Diyos is manatili sa ating mga puso. Praise the Lord! Hallelujah! At sa lahat nating mga kapatiran na nakisama sa akin sa gabi ito, ako po ay bumabati sa inyo ng isang mapagpalang gabi, Sister Ate Jo Velastra. Here's she is watching with us right now. Isang mapagpalang gabi, Sister Ate Jove, and of course, Brother Mario Jr. ay hindi ko na mabasa yung kasunod. Basta, Brother Mario, if I am right. Isang mapagpalang gabi po sa iyo dyan, Brother Mario. And of course, to my langga, isa sa mga langga ako kasi marami kasi, Sister Ate Jessamine Garcia from Magsaysay, Carmen Davao del Norte. Ako po ay bumabati sa inyo na isa iyo na isang mapagpalang gabi. And of course, their family, isang mapagpalang gabi po. And of course, JB Baluba or BJ Baluba, isang mapagpalang gabi sa iyo dyan, Brother. At sa lahat nating mga kapatiran na kasalukuyan gabi po sa ating lahat at sa lahat na ating mga kapatiran, sa Brother Ken Commendador, Brother Jeffy Commendador, Brother Dungkoy, Brother Kuya Roger, sa lahat po na ating mga kapatiran siya, ako po ay bumabati sa inyo sa mapagpalang gabi. And of course, to my Papa Pastor, Pastor Ronnie Alag and Brother John Sina na kasalukuyang nasa Cavite ngayon, isang mapagpalang gabi po sa inyo dyan, Brother. At sa lahat nating mga kapatiran all over the world, Pastor Randy Marcos, Pastor Joe Valeres, Pastor Alberto Osiman, at sa lahat nating mga kamanggagawa dito sa Luzon, ako po ay bumabati sa inyo isang mapagpalang gabi. At sa lahat ng, and of course, to my lolo pastor, sa aking lolo, Papa Joe and Mama Sita from Carmen Davao del Norte, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At of course, to my mama, Mama Rain Commendador and Mommy Ruth Commendador de Gamon, isang mapagpalang gabi po. At sa lahat nating mga kapatiran dyan sa Carmen Davao del Norte, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa aking mga titos and titas, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Praise the Lord! At sa ating medyo, hindi lang medyo talaga, late na tayo ng 1 hour sa ating service or sa ating pakikinisalita nating Panginoon sa gabi ito. And it is a little bit of reminders to us all. Maliit lamang po na bagay ang ating tatalakayin sa gabi ito. And for me, it is interesting because the Word of God, kailangan talaga as a Christian maging interesado tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. We need to be more interesting to the Word of God than to the Word of Man. Diba? Kailangan tayo maging interesado sa salita ng Diyos kaysa sa mga salita ng mga tao. Or we need to be more attentive listening the Word of God than to listening nonsense na mga salitain. Or yung mga memes ba sa Facebook or mga social media interactions. So we need to grow more in Christ and to be infant in sinning. So let's talk about that later. But before that, mga kapatid, is atin po muna, of course, hindi natin ito magagawa or hindi natin mauunawaan ang salita ng ating Panginoong Diyos without our God, without the help of our Lord Jesus Christ. Ba? Hindi naman talaga natin kayang unawain ang salita ng ating Panginoong Diyos sa ating mga pangunawa lamang. So we need the guidance of God, we need the fire, we need the wisdom coming from our Lord Jesus Christ. So sa pagpapatuloy, atin po muna i-acknowledge ang kabutihan ng Diyos, ang presensya ng Diyos. So I encourage every one of you to pray with me. Yes, Jesus, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. You are the God of gods and the King of kings and the Lord of lords. And you are a mighty God. Kailan may di nagbabago sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na kailanman, Panginoong Diyos, hindi mo kami binitawan. Even though that we sin a lot, even though that we commit mistakes, oh God, willingly. But oh God, thank you so much for your grace. Thank you so much for your mercy. Thank you so much for the second chance, for the many of chance that you've given to us, oh God. Wala kaming ibang may babalik sa iyo tanging pagsunod at papurit. Pasasalamat sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Diyos. Sa gabing ito, oh God,
God cleanse us, make us holy, O God, for you are a holy God, na maging karapat dapat kami sa pakikinig sa iyong salita, O God. Gamitin niyo lamang po ang iyong lipin, because I can't do it, not by my might nor by my power, but by your spirit, O God. You said it, O Jesus, and I am now holding on to your spirit, to your wisdom. We pray and we supplicate in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord! As we continue to listen the Word of God, dito po tayo kukuha ng teksto na mababasa po natin sa 1 Corinthians chapter 14, verse 20, na nagsasabi. Ito po ay NLT version, mga kapatid. So, ang sabi po dito, "Dear brothers and sisters, don't be childish in your understanding of these things. Be innocent as babies when it comes to evil, but be mature in understanding matters of this kind." Basahin natin sa KJV or King James Version. Sabi po dito, "Brethren, be not children in understanding. However, in malice be ye children, but in understanding be men." So ating tatalakayin sa gabing ito, mga kapatid, is mature Christians or mature Christian is immature or innocent to sin. I'm not telling na hindi tayo dapat mag-grow. Pero sinasabi dito that a growing Christian, kasi wala pa naman sa atin talagang grow na, or wala pa naman talaga sa ating perfect na, di ba? Walang, kahit masasabi mo sa atin sarili na wala talaga, even pastors are not perfect, even yung mga tao na pumupunta sa harap and ginagamit or mini-minister yung salita ng Panginoon Diyos, they aren't perfect, we aren't perfect, I am not perfect, nobody's perfect, but a growing Christian, it doesn't mean to say that we aren't perfect, na ilagay natin isipin na sa James, sinasabi dun sa Santiago, na ang ugod ang tao masipiat sa daganang pamagi, what does it mean? Yung bang ang tao talaga, yung magkakamali sa maraming paraan, sa pananalita, sa paningin, lalo na sa isip, sa mga sa gawa, di ba, sa salita, magkakasala talaga, dila or yung tang pangalan yung pinag-uusapan doon, pero marami ng paraan kung bakit nagkakasala ang tao. So we aren't perfect, nobody's perfect, men aren't perfect, only God is perfect. But iba yung perfect Christian to growing Christian. Kasi sabi din yung perfect then, or other definition of perfect is growing to maturity. Yun din yung other term. Pero yung perfect talaga, ganun. Diba? Walang ganun sa atin, mga kapatid. So, ang ating sinasabi dito is growing Christian or mature Christians are immature to sin. Pero ating balikta rin, immature Christian are mature to sin. Ganun naman talaga, di ba? Paano yun? Kapag kada yung Kristiyano na nag-grow, yung Kristiyano na yung bang nagnanais na mag-grow in Christ, iyon yung nagiging immature sa kasalanan or innocent sa kasalanan. Ano yung ibig sabihin ng when we talk about innocent or childish, di ba? Nabasa natin kanina, childish, when we talk about innocent, mga kapatid, it is a pure, guiltless, or naive person, di ba? Pure, yung bang may purity sa kanyang sarili. Yung innocent siya. Kapag gawain ng kasalanan, hindi siya nangunguna kasi inosente siya din, di ba? Just like a baby. Hindi na, napaka-inosente ng baby kapag tinitingnan natin, napaka-cute. Why? Because their eyes are so innocent. Yung bang, sabihin natin, mangmang, wala talaga silang alam sa paligid nila. Ganon din sana, maging mangmang tayo sa kasalanan, pero maging wise, or yung bang maging matalino tayo sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. So, sinabi dito, "See, is better than the gift of tongues." Eh, yung sinabi doon, na yung bang kapag ka magsasalita ka ng ibang wika na hindi naman nila naiintindahan, mas maigi pa yung may interpretation. Diba? Mas maigi pa yung may interpretation kaysa naman dun sa mga bagay na nagsasalita ka na wala, hindi nila naiintindihan. So, kapag ka nag-speak in tongues, it is between you and God. Diba? You are communicating between you and God. So, hindi na iniintindihan ng iba. So, ito yung sinasabi ni Apostle Paul. So, sinabi niya dito sa Corinth na huwag kayong maging mangmang or huwag kayong maging innocent, huwag kayong maging childish about these things. Diba? Baka siguro nag-away-away na, may kaguluhan na doon, kung ano ba talaga, ganito. Huwag. Kung hindi, maging innocent tayo or maging immature tayo, maging innocent tayo, maging pure tayo sa ating lakad at sa kasalanan. So, yun yung sinasabi ni Apostle Paul dito. And then, sabi dito sa Romans chapter 16 verse 19, mga kapatid, "Your obedience is known to all, so that I rejoice over you, but I want you to be wise." Sabi ni Apostle Paul pa rin, "I want you to be wise as to what is good." So, where?
Saan tayo magiging wise? Sa kabutihan and innocent as to what is evil. Yun. Mature Christian, a growing Christian, is a wise in terms of goodness or yung sa kabutihan. Mature siya, yung bang wise siya kung ano yung mabuti. Paano yung mabuti? Ano yung wise? Yung alam niya. Diba? Alam niya kung ano yung priority niya sa buhay. Isa pa yan. Alam niya kung ano yung priority niya sa buhay. Alam niya kung ano yung goal niya sa buhay. Ganyan. Kung literal, kung dito sa mundong to, maganda yan. Diba? Wise yan or wise thinking. Diba? Yung bang marunong siyang magdisiplina sa kanyang sarili na kapag ka hindi ito ayon sa goal niya, hindi siya pumupunta doon kasi distraction yun. Ganon din naman sa ating mga Kristiyano. Kapag ka wise tayo sa pananampalataya or wise tayo sa goodness, of course, susundin natin yung kabutihan and we neglect doing sin or we neglect doing wickedness or yung bang mga bagay na hindi nakakalugod sa harap ng ating Panginoong Diyos. So, your obedience is known to all. So, isa lang yung sinasabi dito. Ang gusto ni Apostle Paul, wise to what is good and be innocent to what is evil. What is evil? So, ganito, yung bang growing tayo as a kid, di ba? Kapag tayo naman, wala namang pinanganak na mature agad, ha? Walang ganon. So, meron din tinatawag na immature, yung bang hindi nag-a-act according to their age. At paano yun? 30 years old na, pero acting like 20 years old. May ganon, di ba? Tapos tinatawag natin, they label that immature person. Ganon naman, di ba? O baka ganon din tayo sa pananampalataya. 20, 30 years na tayo sa pananampalataya, pero nagpapagamit tayo or yung pagpapagamit natin parang 20 years pa lang or 5 years na tayo sa pananampalataya pero yung willingness natin sa pagpapagamit sa ating Panginoong Diyos sa pakikinig salita ng ating Panginoong Diyos para pa lang tayong 1 year old sa pananampalataya, hindi ganun mga kapatid. So kung tayo nga act according to your age, ganun din sa atin. We need to seek growth, we need to seek maturity in Christ, but innocent, infant in sin. Or yun na nga, baka na-revise, or baka na-baligtad. We are infant in Christ. Yung bang napaka-inosente natin sa salita ng Panginoong Diyos, napaka-inosente natin sa mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoong Suway, because until now, we do anything. Or yung bang we do anything freely na hindi naman nakakalugod sa ating Panginoong Diyos, and we are infant in Christ and so mature in sin, di ba? Nangunguna sa mga bagay na hindi nakakalugod, nagiging leader pa sa mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoong Diyos, then you are so proud influencing others. Yung bang influence mo is bad influence. Yung bang you are so proud na merong sumusunod sa yapak mo, sumusunod sa masama mong yapak. Hindi ganun, do ha? Hindi ganun yung influence na nanggagaling sa isang Kristiyano. We need to influence good. We need to influence the power of Christ. Yung bang kung puno tayo sa kapangyarihan ng Diyos, of course, we influence the power of God. But if we are filled by the power of this world, we are influencing them. Wickedness. We are influencing temptation. So, hindi tayo ganun mga kapatid na tayo yung source ng temptation. Do not be proud of that you are the source of temptation. That you are source of anything that is wicked in front of God. So, do not be proud of that. Huwag tayo maging proud na source tayo ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. But instead, maging proud tayo if God is within us. Sabi na po sa Paul, kung gusto mong magmayabang, ipagmayabang mo ang Diyos. Ipagmayabang mo ang Diyos na yung Panginoon ay nananahan sa iyo. Yung Panginoon ay nananahan sa iyong buhay. But if not, huwag mo ipagmayabang yung mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoong Diyos. So, yun na nga, infant in Christ and mature in yielding to temptation. Kapag mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoong Diyos, ay ang daming maishishare, diba? Kapag ka mga bagay na, mga biro-biro or mga nonsense talking, ang daming maishishare, pero kapag kasalita ng Panginoong Diyos na uutal. Ganun yan. Diba? Kapag kasalita ng Panginoong Diyos na may mental block, bakit kaya? Because kulang sa pagbabasa ng Biblia, kulang sa pag-meditate sa salita ng ating Panginoong Diyos. Pero kapag ka sa mga bagay na hindi nakakalugod, ang daming maishishare, diba? Ang daming chika dito, chika doon, ang daming masasabi. Pero kapag ka sharing na sa salita ng ating Panginoong Diyos, para nang may zipper yung bunganga, para nang hindi na makabuka yung bunganga. Why? Because we are so immature in Christ. We are infant in Christ. We aren't growing in Christ, ha? We aren't growing in Christ. It doesn't mean to say, mga kapatid, paulit-ulit na noon ng mga ibang preacher na it doesn't mean to say that I am not a theologian, I am not a seminarian, I am not a Bible school student, or hindi ako graduate sa Bible school, kailangan umupo lang ako sa church. No.
Because sa pagsasalita, mga kapatid, hindi requirements ng Panginoon kailangan nakagraduate ka sa ganito, kailangan ganito yung position mo, kailangan ganito ka, kailangan professional ka, hindi. It is us, di ba? Tayo yun, yung willingness natin na magpagamit sa ating Panginoong Diyos. Or hindi lang tayo, or yung bang, we aren't willing enough. We aren't devoted enough na magpagamit sa ating Panginoong Diyos. Kaya hanggang ngayon natatameme pa rin tayo sa pagsasalita, di ba? In terms of preaching the word of God, but preaching preaching the word of God, yun na nga, nauutal. Pero kapag ka sa kalokohan, ay walang utal-utal, di ba? Planado lahat. Napaka-confident pa, di ba? Ganun mga kapatid. But in preaching the word of God, wala, di ba? Hindi makapagsalita. So kulang. We aren't, if that your case, kapag kaganyan yung reflection mo sa buhay mo, you aren't growing in Christ. You are immature in Christ. So kapag kaganyan yung pagre-reflect natin sa ating mga sarili, gawin natin, mag-grow tayo sa pananampalataya at sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Do not settle with that kind of serving. Yan na nga yung sinasabi. Na huwag kang mag-settle sa ganyang serving lang. Nagre-reflect ka, ganito yung pamumuhay ko, ganito yung buhay ko. Every Sunday, umiiyak ako, pero every Monday to Saturday, wala pa rin naman pinagbago, di ba? Nag-i-indulge pa rin naman ako sa mga bagay na hindi nakakalugod. So kapag kaya niya yung, yan na yung ano mo, yan na yung pag-iisip mo, yan na yung na-reflect mo sa sarili mo, then discipline your life. Sabi nga na isang Facebook post, mga kapatid, that sometimes, isang preacher nag-post, sabi niya, sometimes Christian don't have a demon problem. Yun bang, I need deliverance because demon is continuously dwelling on me. Sometimes hindi daw demon problem yung problema natin, Christiano, but we've got a discipline problem. Hindi natin dinidisiplina yung sarili natin. Hindi natin dinidisiplina yung laman natin. Andito tayo sa flesh. And we need our carnal, itong flesh natin, ito yung laman natin, is under subjection sa Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Pero paano naman ito magiging under subjection kung wala tayong Espiritu ng ating Panginoong Diyos? That's why we need to be filled by the Spirit of God. So, para ma-i-under natin yung laman natin. So, yun daw yung problema, hindi yung demon. Sabi nga, you don't need deliverance, you need discipline. Yun yung sabi ni isang preacher. Na hindi natin kailangan ng deliverance, but what we need is discipline. Idi-disiplina natin yung ating sarili. Idi-disiplina natin how we feed our mind, kung ano yung pinapakain natin sa ating pag-iisip, kung ano yung binabasa natin, binabasa ba natin Word of God, o binabasa ba natin yung mga, eto pa, famous, di ba? Binabasa ba natin yung mga story sa Wattpad, story sa mga, yung mga teenage romance, yung mga romance ngayon sa mga electronic, yung e-book, electronic book, di ba? Okay lang sana kung electronic book, pero ang binabasa, Biblia, binabasa yung mga related sa Word of God. Pero kung yung binabasa, yung romance, yung mga teenage romance nga, hindi nakakalugod sa harap na ating Panginoong Diyos yun, di ba? Nakakasira pa ng mata, da? Nakakasira talaga ng mata, da? Sa radiation, da? Tutok na tutok doon, wala ka pa rin natutunan. Wala kang yung bang, nakukuha mo yung mga kilig-kilig or yung mga romance na something in lust, di ba? Akala mo, in love yung andun sa karakter, pero yung driven nun, in lust lang pala. So, ganun mga kapatid. So be careful what we intake or yung ano yung kinakain natin, ano yung pina-practice natin sa pag-iisip natin, 'di ba? Binabasa ba natin yung Biblia, kinakausap ba natin yung ating Panginoong Diyos, o wala nang kausap-usap? Pag may problema, takbo agad sa friend, 'di ba? Takbo agad sa Facebook, magpo-post agad doon that eto yung problema ko, ganito yung problema ko, 'di ba? Sometimes ganyan tayo, 'di ba? Why? Because in our generation right now, we are so exposed in social media na para bang part na ng buhay natin yung social media. Hanggang sa naintake na tayo, instead that we consume social media by the power of God, by the word of God, but social media consumes Christians. Baliktad na. Instead that we rule social media, but social media rule us. Baliktad na, diba? Ang dami na nga eh. That sometimes we put the standard, yung standard of living is basing on social media. Kung ano yung nakikita natin sa iba. Ganto siya mamuhay, dapat ganto rin ako. Hindi. Dapat Kristiyano, we are basing our lifestyle in what the Bible or what the Holy Scripture tells us to do. Diba? Sometimes ganun. Specifically sa mga teenagers. O ganyan din naman yung mga adult, diba? Yung bang sometimes ganun tayo mga kapatid na instead na maging yung bang influenced, we are influenced by the word of God, but hindi na, we are influenced by, or we are influenced by the world. Hindi ganon, di ba? Yung bang sinasabi nga, transform or confirm.
we are so we are indulging in social media that and we forgot that we are Christian. Marami ngayon that yung bang Kristiyano sa social media pero hindi naman sa totoong buhay. Di ba? May mga ganun na sobrang lakas mag-share ng Bible verse. No, I'm not against it. It is good and it is very good to share the word of God in social media, but do not just in social media, but in real life. Na makita nila sa ating mga buhay na andito si Kristo. Di ba? Na makita nila sa ating the way we talk, the way we act, the way we does everything, na makita nila si Kristo sa ating pamumuhay. Hindi yung sa social media lang. Di ba? Hindi sa social media lang tayo, ano sila, tignan mo. Hindi, kundi sa pamumuhay din natin. You know what? There are times in my life na kapag kayong bang over tayo sa pag-i-scroll dyan sa social media, we are so being mature in social media. When we talk about social media, alam natin lahat, di ba? Alam natin yung mga trend. Pagtanungin natin, uy, alam mo ba yung ganto sa Facebook, ganto sa Messenger, ganto sa Instagram, ganto sa ano pang platform dyan? Ay, alam natin yan. Ang dali natin makasagot. Pero pagtatanungin tayo about the Word of God, hindi kasi ako napag-aaral ng seminary. Si pastor na lang tanungin mo, ha? Ganyan tayo mga kapatid. Sabi ng isang kakilala ko, hindi siya nakapag-aaral ng seminary, but parang ibang ginagamit siya ng Panginoon. He can preach. Yung bang ginagamit siya ng Panginoon. And sabi niya, kapag ka leisure time, meron siyang free time. Ang interest niya, ang hobby niya, ang ginagawa niyang leisure kapag ka meron siyang free time is not scrolling on social media but reading the Word of God, learning doctrines. Diba? Gumagawa siya ng Bible study. As, how we, yung bang, paano natin ginagamit yung free time natin? Ang dami nating free time, church. Kahit pa sinasabi mo, meron akong online class, kailangan ko mag-ano. No, you've got free time. Meron akong work, wala akong free time. No, you've got free time. Meron tayong free time lahat. Diba? O, hindi mo pwedeng sabihin na wala akong free time. No, we've got free time. But we consume that free time in indulging to the world. By what? By indulging or over-indulging in social medias. Social medias. Yung bang, we need to discipline ourselves. We need to discipline really ourselves. Yung bang, ano ba yung pinapakinggan natin when we are in YouTube? Yung Spotify, mga kapatid, may podcast dyan. Madaming podcast dyan na pwede mong pakinggan. Ano yung podcast? Yung bang series yan? Kunyari, for example, podcast about sa may mga topic dyan, then pwede mong mapakinggan about Holy Spirit, pwede mong mapakinggan dyan. Sa YouTube, meron din namang preaching about Holy Spirit, merong preaching about the Word of God. Marami kang mapapakinggan dyan. Diba? If you want about learning din, hindi naman din masama, diba? Puro na lang ganun yung papakinggan natin ba si Sir Kate? Pwede naman yung mga bagay na yung bang makakapag-learn ka, hindi yung mga bagay na mapupunta ka sa kalayawan. Wag doon. Kundi yung mga bagay, if you want to practice your English, or if you want to practice your Tagalog, or ano ba yung, andun sa YouTube, di ba? Andun. But be careful. Kung gusto mo naman ma-inspire, may mga motivational speeches doon, di ba? But, do not neglect the Word of God. For the past days in my life, mga kapatid, yung bang, I am overly consumed by that. I am fond of listening speech, di ba? Yung bang gusto kong marinig ng speech nila Jack Ma, nila Elon Musk, nila Jeff Bezos, nila yung mga billionaires, yung bang gusto kong mahilig ako sa pag-speech or yung mga graduation speech na naghirap sila, tas paano nila, mahilig ako dyan. Then, lagi kong iniisip na parang may kulang, something wrong in my mind. Parang may kulang, mali yung pagpapakain ko sa mind ko. And then I forgot to feed my mind through the Word of God. Yung bang nakalimutan ko na magbasa ng Biblia. Why? Because I am fond in listening that kind. Diba? Yung pagkasa podcast, self-motivation, self-improvement, ganun na yung pinapakinggan. Nakalimutan yung Biblia. No. Huwag natin kalimutan yung Biblia. Huwag natin kalimutan yung salita ng ating Panginoong Diyos. And it's very good na yung bang kapag na-indulge tayo sa mga bagay na hindi ayon sa Biblia, yung parang may hole or may butas na may kulang. At iyon yung salita ng Panginoong Diyos. Iyon yung presensya ng Panginoong Diyos. Pero pag wala nang ganun, parang, wala ka nang nararamdaman. It's been a year. Pero wala ka pa rin nararamdaman na parang kulang. Ay, pinabayaan ka na. So huwag natin yung bang pumunta tayo sa bagay na pinabayaan na tayo ng ating Panginoong Jesucristo. So ganun mga kapatid. We need to grow in Christ. We really need to grow in Christ. Marami ngayon nag-aaway. Yung bang, nag-aaway, pre-trib ba, middle-trib ba, post-trib ba, hindi naman natin alam yan. Sabi na, Pastor, expected
natin na babalik ang Diyos. Unexpected kung ano yung time, ano yung season na yon or kailan yon. Pero expected natin, Kristiyano, na babalik ang Diyos. Sometimes, nabibisi tayo sa pakikipag-argue about sa mga bagay sa sanglibutan, yung vaccine, yung ganito. Diba? Nabibisi tayo, we forgot that we are so immature pala. Diba? Yung bang, sobrang galing natin, di ba? Sobrang galing natin sa mga bagay na ganyan. Sobrang galing natin sa pag, yung bang, pakikipaglaban sa mga ganyan, then we really forgot mga kapatid na baka hindi tayo madala. So, ang galing natin mag-defend, pero pagdating sa ating Panginoon, pagbalik na ating Panginoong Diyos, di pala tayo nabit-bit, di ba? Pagkita mo, lo, ito yung kaaway ko, di ka rin pala nadala. Hindi din, oh, pero kayo, so hindi ganun mga kapatid, ha? We need to be vigilant. Sabi nga sa Peter, be sober, be vigilant for our, or for the time of God. Hindi yung bang, hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoong Hesukristo. So we need to be sober and be vigilant sa ating pananampalataya. We need to grow in Christ. We need to grow in Christ and be innocent in sin. We need to grow more in Christ. Yung bang meron tayong puso na, Lord, I want to know you more. Yung kanta, ano yung kanta na, Lord, I want to know you more. I want to love you more. Diba yung kanta ni Don Moen din na yung gustong-gusto niya na yung bang deeper in love with you. Diba? Yung pagmamahal natin sa ating Panginoong Diyos is supreme. Diba? Supreme. We need to discipline ourselves. Ganun din naman sa akin mga kapatid. I'm not telling, hindi ko to masasabi sa inyo kung hindi ko to naranasan. Yung bang I recognize myself that indulging in social media then forgot about the word of God, forgot living in reality, di ba? We are so living in imagination, yung gusto mong buhay, yung gantong buhay, that we forgot to live in reality, to live in Christ. So, for the past few days, wala talaga akong ibang maisip, kundi I need to uninstall my social media platform. Anything, or everything na social media platform, yung bang maano ka sa mundo nito, sa mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoon, I need to uninstall this. And take time to read, take time to meditate, take time to do my errands on time, yung bang take time na yung living in reality, living in present, living with Christ, and improving my relationship with God. Because medyo ano na, unsteady na yung emotion ko. And that is, kapag feeling ko unsteady na yung emotion ko, parang feeling ko lagi na lang, umiiyak ako tagagabi, pero yung bang emotion nyo, parang yung emotion parang iba na, unsteady na. I recognize it as a calling from God that I am going astray. Di ba? Yung I am going, nalilis na ng landas. Hindi na nakafocus sa kanya. So, kapag kaganyan, I need to have a break. I need to, yung bang, kailangan ko muna ayusin yung sarili ko sa harap ng ating Panginoong Hesukristo. And sa'yo din. Hindi mo man yan ganyan nararamdaman ngayon, but this word, or the word of God, telling you now that you need to reform, or you need to have that intimate relationship with God, ayusin mo yung relasyon sa Panginoon. Ayusin mo yung relasyon sa Panginoon. Yung bang tignan mo yung security mo, where, or saan ba nakalagay yung security mo? If your security, you put your security on your spouse, on your husband, on your wife, ayusin mo yung relasyon sa Panginoon. If you put your security on yourself, ganyan, di ba? On yourself, ayusin mo yung sarili mo sa Panginoon. One time I pray to God that I'm so tired, Lord. I want to serve you. I want to, yung bang gusto kong gumawa ng mga bagay na ikaw lang mismo yung nakakita. Yung bang, hindi, walang crowd, even me, I don't want to see myself. I just want to see you. I don't want to see anything else. I don't want to see my dream because I'm tired of it. I'm really tired of it. I don't want to see my future. Kung ano ba intindihin ko sa future? Paano na ako sa future? Wala pa rin akong nagagawa. Ganto. Magsishifa ng course. Ang daming ganon. Ang daming mga bulong. I don't want just to see those things. But I wanted to see you. Kasi natatabunan eh. Future, worries, anxiety, ano pa yung tabo nito? Mga temptation. Natatabunan na lahat. I just wanted to see you. Pinakamalaking tabon, sarili ko, Lord, yung sarili ko, yung pride or yung insecurities or ano pa man yan. I just wanted to see you. I don't want to see myself anymore. I don't want to see others anymore. I just wanted to see you. Ganun din sa atin. If God is blurry, o yung bang blurred na yung Panginoong Diyos, seek God earnestly. Seek God earnestly because in that, if we recognize when or where we fall, we are growing in Christ. But if we aren't recognizing kung saan tayo nahuhulog, patuloy tayong nagda-drag down. Patuloy tayong nagda-drag down. No. Do not let that happen into your life. Do not let Satan drag you down. Yun. Do not let your lust drag you down. Do not let failures drag you down. Do not let any
anyone drag you down. Do not let yourself drag you down, but instead, let God, yung bang kukunin ka ng Panginoon Diyos, let God to manifest in your life, let God to renew your mind, let God use you, let the power of God resides in you, let the security of God consume in your life, let the Holy Spirit manipulate your life, let God, let Jesus Christ, yun na nga yung laging prayer, that Lord, let me lose to myself. Let me lose to myself and absorb in your presence. Let me lose of who am I? Kahit na yung sarili mo, let me lose of who am I, Lord? Sino ba ako? Engineer ka? Pagkaharap mo yung Panginoon, huwag mong sasabihin, Lord, I am engineer. I am a civil engineer. I passed my board exam, God. I am a lawyer, Jesus. I am aspiring lawyer. Lord God, I am a college student. I am Dean's Lister. Diba? May nga ganun. Ganyan ako, Lord. Hindi ganun. Pagkaharap tayo sa Panginoon, lost to yourself. Loss of who you are. Loss of your, lahat na achievement, hindi yan sa'yo. Even your life, it's not yours, but it is from God. And it will always be from God. Lagi yan sa ating Panginoong Diyos. Bang, one time I am thinking about life, I read those words sa Peter, that life is like a yung bang grass, it withereth up. Nalalanta. Ganon din yung buhay natin. Nalalanta. Hindi natin alam, bukas wala na tayo. Mamaya, wala na ako. I've been thinking about that lately. Baka mamaya, wala na ako. And I know that my relationship of God is unsteady. May impyerno talaga ako. Minsan, nag-uusap kami ni Papa, tapos biglang mapapaisip ko, tapos biglang mawala si Papa, no, nag-rapture na pala. So, look, then naiiwan ko. It scares me. It really scares me that time. It leads na napapaiyak ako that begging God, Lord, isama mo ko sa iyong pagbabalik. Lord, create in me a clean heart, O God, that Jesus, na yung bang hindi ako, yung hindi ko makita yung iba na, yung bakit yung iba, napakasimple lang nung pananampalataya nila, eh bakit ako magsiseryoso? Di ba yung bang parang ganun, na even though na makikita ko sa mga mata ko, ang daming nagbabackslide, ang daming umuurong, but Lord, give me courage to move forward. Give me courage to continue this battle. Even though that plenty of people, plenty of Christians are sick of listening of your word, but God, give me courage to still preach your word. Give me courage na yung bang magpagamit sa'yo, that even though my mood tells me not to do, or even though that my emotion, my carnal emotion, my flesh tells me not to do, but God, let your power and let your Holy Spirit gives me courage to do so, to do more. Na sa mga panahon na ayaw kong magbasa, magbabasa ako ng Biblia. Sa mga panahon na ayaw kong mag-preach, magpapagamit ako sa ating Panginoong Diyos. And I don't let my flesh ruin my calling. I don't let the lust and the temptation in this world ruin my calling, because I know na kapag ka mag-backslide ako, kasi naiintindihan ko yung pananampalataya eh. Kapag ka nag-backslide ako, naiintindihan ko rin kung ano yung gin-give up ko. Naiintindihan ko rin kung gaano kainit yung impyerno, di ba? Naiintindihan ko lahat. At alam ko, kayo din naiintindihan nyo. Naiintindihan nyo. And do not let failures, do not let past mistakes, do not let the world, do not let Satan, do not let your lust and your flesh ruin your salvation, ruin the grace of God resides on you. Do not let it, but instead fight it. Fight Satan, fight your flesh, fight lust, because we are more than a conqueror. And I love that phrase. Yes, I am more than conqueror. And even in temptation, I am more than a conqueror. Even in my flesh, I am more than a conqueror. Even in my mind, yung isip ko, kung ano nung iniisip, I am more than a conqueror. I will fight it. I will fight Satan. I will fight my lust. I will fight the world's temptation, because I am more than a conqueror in Christ. Because Jesus loves me dearly, and Jesus loves you dearly. Don't be discouraged, church. Keep growing. Kahit na yung mga iba nakikita mo, wala pa rin naman ni. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ginagawa niya. Do not look at them. But you in yourself, just keep striving. Keep growing. Yung bang be obsessed and grow. Love in God. I love that term. Be in love with God. Yung bang be in love with God. Be in love with God. That we are lost to ourselves. And absorb in the mighty power, in the wonderful power
in the precious power, in the precious presence of our Lord Jesus Christ. Because nothing else is more important. Nothing else is more important than your relationship with God. Than your relationship with God. Are you interested in going to church? Are you interested in preaching? Are you interested to be used by God? If yung medyo nagde-decrease na yung interested mo, yung willingness mo na magpagamit sa ating Panginoong Diyos, oh, church, revival is in the presence of God alone. Sabi natin, Pastor, revival is in the presence of God alone. It is not in the presence of evangelists. It is not in the presence of your pastor. It is not in the presence of your brethren. Kapag ka madami, ay may revival. Kapag ka madami, kapag ka fellowship, ay may revival. Kapag ka merong yung tigong, kung sa Isaya pa, merong convention, ay may revival. No. It is you. It is between your heart, your humble heart, your willingness, and your humble heart, yung mapainubsanon na kasing-kasing o mainulsulon na kasing-kasing. It is between you and God alone. Because revival, once again, revival is in the presence of God, church. Wala nang iba. Wala nang ibang revival. Hindi mo makikita ito kahit saan. Or hindi mo ito makikita sa kahit saang church. Sa presensya lamang ng ating Panginoon, may revival. And if you want revival in your spiritual life, kneel down and ask God. Do not let, huwag kang makisabay sa trend. Kapag sila nanlalamig, ay manlalamig na rin ako kasi nanlalamig sila. No! If you see your brethren na nanlalamig, ikaw sana yung magiging ilaw na makita nila to fight and to continue. Why? Because Jesus is in you. Not because you're good, not because you're courageous, but you've got Jesus in your life. Ganun sana sa atin. Paano yun? If we keep growing in Christ, if we are so, yung bang obsessed in growing with Christ and be infant in temptation, be infant in sin, be infant sa mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoong Diyos. Once again, church, mature Christians are immature and innocent to sin. If you want to keep grow, kapag gusto mo yung mutubo pa kung sa Bisaya, kung gusto mo yung mag-grow ka sa pananampalataya, then stay with God through ups and downs, through problems, through trials, through temptation, through persecution. Stay with God, because if we stay with Jesus, we keep growing. Yung growth, nasa presensya lamang na ating Panginoong Diyos. Wala nang iba. Revival is in the presence of God. Growth is in the presence of God. Satisfaction is in the presence of God, of course. And love is in the presence of God. Everything that you wanted, everything that your heart wanted, is in the presence of God. It is will and will always be in the presence of God. Do not listen to those people who are yung bang encouraging to self-motivation. Yung ikaw lang, kaya mo yung sarili mo, hindi mo kailangan iba. No, you don't. Hindi mo kailangan talaga ng tao sa buhay mo, or yung bang para tao, sa tao ka magbabago. You just only need Jesus Christ. We need God. I am desperately needed, or need God in my life. Ganun din sa atin. Gawin natin yung ba sinabi ni isang kanta, just like the air that I breathe. Without God, I can't breathe. Without Jesus in my life, we can't breathe. Gawin natin siyang air, gawin natin siyang precious sa ating mga buhay. Once again, mature Christians are innocent or immature to sin. Praise the Lord, as we continue to meditate the Word of God, as we continue to feel the presence of God, as we continue to listen the voice of our God, let us meditate. And of course, let us talk to God and let us pray. Yes, Jesus, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus, hallelujah, hallelujah. Yes, God, hallelujah, hallelujah. You are the God of gods and the King of kings and the Lord of lords, and you are a mighty God, a powerful Jesus, hallelujah. Ikaw ang Diyos na kailan may di nagbabago, Panginoong Diyos. Ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, O God, hallelujah, hallelujah. Sapat na at higit sa aming mga buhay, O Jesus, hallelujah.
that even though we commit failure, O God, we commit mistake, O Jesus, sa iyong puso namin, O God, usahay mahaylo na sa mga butang nga naaniining kalibutan na Ginoong Diyos, sometimes our heart or we deceive ourselves, O God, but God, thank you so much for the conviction of heart. Thank you so much, Panginoong Diyos, sa mga pagpapalo, O Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga bagay na pinaalala mo sa aming mga buhay, God, that we can't live without you, Jesus, that the satisfaction is in your presence, that revival is in your presence, that God, we need to continue walk, we need to keep growing in your presence of, oh God, in your presence alone, Jesus, dahil ikaw lamang ang may buhay na walang hanggan, at liban sa iyo, wala nang ibang kaligtasan pa, oh Diyos, hallelujah, hallelujah. Thank you, O God. Thank you, Jesus. Ikaw ang aming courage, Panginoon. You are our courage, our motivation, O Jesus, is in your presence, in your presence, O God, in your word, O God, in your comfort, O Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kasi kung aming sarili lang, O Lord, wala kaming magagawa. Kasi kung sa aming sarili lamang, Panginoong Diyos, we cannot handle ourselves. We cannot handle our mind, O God. We cannot handle our deceitful heart, O Jesus. We cannot handle ourselves. But with you, we can do all things, O God. Because not by our might, nor by our power, but by your Spirit, O God, by your Spirit alone, O Jesus, by your holiness, by your power, O God, by your Holy Spirit, O God, hallelujah, hallelujah. We thank you for the chances, O God. We thank you for your grace that is enough for us and sufficient for us. We thank you for all the reminders. We thank you for your presence. We thank you for your name. We thank you for you, O God, our Lord Jesus Christ. Hallelujah. We pray, we supplicate, and we thank your holy name in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord! Once again, isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid. At pasensya na po kasi once again, and another na lang, no? Baka sabihin nyo, lagi na lang pagka sa episode ni Sister Kate, di talaga ako marerecognize, di talaga mababasa yung comment ko. Pasensya na po, mga kapatid, kasi wala po tayong monitor or isa lang po yung phone ko at nandyan po sa harap. Ito yung isang phone para sa music at wala po siyang Facebook, wala po siyang para sa pag-monitor. So, ayun po, mga kapatid, pasensya na po at hindi ko kayo ma-recognize. But once again, God or Jesus Christ recognize us all. Nakikita yan ng Diyos. Nakikita yan ng Diyos. At kung sino man ang makakapagdaan itong live na to, tapos makikita yung comment mo, mabless siya sa comment mo, you become a blessing in through social media sa pamamagitan ng pag-comment mo dyan. So, don't be worried. Kasi ang importante, we are all recognized by our Lord Jesus Christ. Even though that people doesn't recognize at all, us at all, or even though that no one, people, or ganyan, or no one should ever recognize that, but the most important, or pinaka-importante, or the most significant of all, that Jesus, our Lord Jesus, nare-recognize tayo na ating Panginoong Diyos. Yun yung pinaka-importante, that Jesus Christ recognize you, recognize me. Yun yung pinaka-importante. Hindi tayo masali dun sa Matthew 7:21 na tumatawag pero di naman kilala yung Panginoong Diyos. Tumatawag sa kanya ng Panginoong Panginoon pero di kilala ng Panginoong Diyos. So, ganun din sa atin. We need to make sure that we call unto the name of Jesus and Jesus recognize us by obeying the word of God, by walking in the path of holiness and of righteousness. So, yun lamang po, mga kapatid. At sana hindi lang ako yung na-blessed because I am really blessed by God. I am really blessed by the Word of God. I am really blessed na yung bang masaya, sobrang saya na you live a day without social media. Ang ganda niyan. Sobrang saya that you get to read the Word of God, you get to study the Word of God, you get to construct a Bible study. Yung bang ang saya lang yung ganong pamumuhay. So sana I've encouraged every one of us,
na mamuhay tayo kasama ang ating Panginoon sa ating mga buhay. So yun lamang po mga kapatid, and I hope that tayong lahat ay hindi mawala sa pananampalataya na kung sino man yung nakakakita ngayon until sa pagbalik ng ating Panginoong Diyos, masama tayong lahat. Hindi ko man kayo ma-recognize, but yun nga, recognize tayo lahat natin Panginoon Diyos na until sa pagbalik natin Panginoon, until kung kailan yung buhay natin is mapupunta tayo dun sa buhay o sa kaharian ng ating Panginoon Diyos, matatamo natin ang buhay na walang hanggan. So hanggang dito na lamang po ako mga kapatid, at ako na lamang po ay mag-iwan sa inyo ng mga katagang. May the Lord God bless us all. Kanan,